kumusta kayo lahat? Ito naman ako dahil busy-busyan ako today dahil ako ay meron akong ginagawa na assignment. At ang assignment ko nga palang una ay ang aking math. Ayan. At ang aking naman pangalawang assignment na book. Ito na nga pala yung aking ginawang assignment. At ang pangalawa ko namang assignment na book ay binhi. At ang title lang yan ay binhi, pero yan ay apart ng Pilipino. At meron din ako dyan kunting sagot. So ngayon naman ay explain ko ngayon kung bakit yung mga sagot ko sa math ay meron siyang mga guhit-guhit na yan, erasure. Dahil ako ay nag-struggle sa math, pero siyempre, dahil nag-aaral tayo, nakakakop pa rin tayo ng answer. So sana kayo rin ay makakakop ng answer nyo sa inyong math, pero I believe matatalino kayong lahat. So comment down below kung gaano kataas yung rank nyo sa math. Sa mga kapanood nito, para meron din akong idea, ay mag-comment kayo down below. At mga kaibigan ko nga pala, ang ating math ay natapos na at ngayon naman ay samahan niyo ako na mag-proceed naman tayo sa ating binhi. Like what I said, ang binhi ay a part ng Filipino subject. So, samahan niyo na ako at gawin na natin ito. So dito muna tayo. Ang sabi dito ay lagyan ng X ang payak na panaguri at salangguhitan ng makalawa ang buong panaguri. Ang mga panaguri. Ko ang aking sinasagot na Pilipino ay gusto kong i-emphasize sa inyo. At nandito ay lagyan ng X ang payak na panaguri at salangguhitan ng makalawa ang buong panaguri. At dito sa una, ang aking sinagot sa salangguhitan ay ang lalaki. At ang pangalawa naman na X ay mahusay. So comment down below kung kayo ay nakaka-experience din ng ganitong subject. Ako ay grade 4 at private school. Gusto ko lang malaman sa inyo kung kayo rin ay nag-i-struggle sa mga subject na ganito. Kung kayo ay nag-a-answer ng mga mahihirap. But I believe lahat tayo ay nag-aaral tayo naman ay natututo. Kaya naman ang lahat ng mga mali at struggle ay sigurado may kapalit na magandang grades. So ayan, natapos ko na itong page na ito, itong page 44. At dito naman tayo sa page 45 extension page. So ito yung kailangang sagutan at ito pa.
Pagsasana ay 14. Sasagutan muna natin ito. Sa langgitan ng sumukong sumama ng panaguli, sama-sama kami sa pamamasyal sa Diyos. Sama-sama kami. Pamamasyal sa bukid. Sinalili at ka ay magkamag-aral sa baitang o pusa ni Charlie ay malusog at masigla. So ayan, natapos ko na po yung ating extension page sa upper side. Makasama nung unang page. O diba, matalino ako katulad nyo lang. Okay, ito naman. So ngayon naman ay mag-proceed tayo dito sa lower part sa pagsasanay 14. So dito ay punan ang talahana yan ng mga bahagi ng nakatalang mga pangungusap sa ibaba. Punan ang talahayan. So, alam nyo ba, aking mga ibigan, yung Tagalog ay hindi natin masyadong ginagamit, lalo pa sa ating bahay, yung kagaya nitong malalalim Tagalog na ito, hindi natin ito masyadong ginagamit sa ating pamahay. Minsan, ginagamit natin yung ating Tagless language. Kaya, may you struggle din pagsasagot dito sa ating pagsasanay 14. Kagaya nito, punan ang talahanayan ng mga bahagi ng nakatalang mga pangungusap sa ibaba. Payak. So, sana mag-comment down below kayo kung para malaman ko kung hindi na ako mag-isa sa na nag-i-struggle na maunawaan ng mga malalalim na Tagalog. At ito yung aking sinasagutan. Punan ang talahanayan na mga bahagi ng nakatalang mga pangungusap sa ibaba. So dito ay mayroong apat na box na mayroong payak na simuno, buong simuno, at payak na panaguri at buong panaguri. So ayan si Kuya Daniel, sipag niya mag-aral. Mga kids, alam niyo ba? Mommy always understand that children's no one is perfect, no? Pero as advice, aral kayong mabuti ha. Aral kayong mabuti para magkaroon ng value yung mga pinaghihirapan ni mommy at daddy or ni ate or ni tita, no? So it's like, Kuya Julian, you see how he's studying hard? Doesn't matter na may mga erasure yan. It's okay as long as I can see that he is studying hard. Oo. Yeah? So andito lang kami para sa inyong lahat. Like, I'm always be beside of Kuya Julian. So I know, so all your parents,
lagi lang ding nasa side nyo, no? Kaya aral kayo mabuti, mga kids. Si Kuya Julian, he is doing his assignment. And he's almost done. So ayan mga kaibigan ko, napapansin nyo ba? Medyo exhausted na ako, pero okay lang yan dahil sabi ng tito ko, part to ng growing up at part din ng having knowledge. So natap and learning. So we can grow with full of knowledge and grow much. At smarter at learn much. I'm exhausted, but I'm happy to learn. So that whatever I learn from what I'm learning, so I can share to those children who wants to learn in the future. So no matter what struggle, I'm still want to learn. So yun lang. Bye-bye everyone. All of us and all of you study. God bless. Bye-bye. Study well in less games. God bless. Bye-bye.